Paano kaya kung wala ng Calvary, kapatid? Wala ng tatay na binago ng Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo, and please open your Bibles in the book of Ephesians chapter number 6. Very familiar po yung talata na ating pong pag-uusapan. Ephesians chapter number 6. Okay. Pakitabihan na lang po yung ating pong mga kaibigan, mga kasama. Verse number 1 and 2. Ang sabi po ng Bible po dito, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. A command to the children." Okay? And verse number 2, ang sabi ng Biblia, "Honor the father and mother." Both parents po yan. But napansin niyo po kapatid, ang inuuna po ng Biblia ay yung tatay. Sa parents po na binanggit ng Biblia, obey your parents, ang inuna po na i-honor ay yung tatay. Napansin niyo po ba yan? Maaring ilang beses na po natin naririnig po ang talatang ito, ilang beses na po natin nababasa ano po yung talata na ito. But ang sabi nga po sa inyo, hindi kaya kapatid, meron po mensahe kung bakit po mas inuna ng Panginoon yung father kesa sa mother. Napansin niyo po yan? The first person na dapat mo i-honor sa parents po ninyo is your father. Okay, mamaya ililiwanag ko po sa inyo, bakit po nauna yung tatay, honor the father and mother. Okay, ayun po yung pag-uusapan po natin, honoring our fathers. Tayo po ay manalangin, dakila namin Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa inyo sa patuloy nyo nga pong paggabay sa amin, Panginoon. Salamat po sa mga presentations na ayon pong narinig, napakinggan at nakita, Panginoon. Salamat po sa mga tatay na nagbigay ng kanil po mga patutuo. Salamat, Panginoon, na kayo po ang patuloy na nagbabago po sa kanila sa pamamagitan po ng iyong salita, Panginoon. Salamat din po sa mga tatay ng pamilya, Panginoon, na nandito ngayon sa loob ng gusaling ito, nakasama ang kanil pong mga families, at kung hindi man nila kasama, Panginoon, salamat pa rin, O Diyos, na kayo po ang nagdala sa mga bisita po namin mga tatay sa umagang ito. At ganoon din po, salamat po sa bawat anak niyo po nakasama po namin. Ganoon din po sa mga nasa Google Meet at nasa Facebook Live, Panginoon. Maraming salamat. Samahan niyo po kami, gabayan niyo po kami, Panginoon, sa pag-aaral po namin na inyong pong salita. Patawad po, Panginoon, sa mga pagkukulang pagkakasala na ayon po nagawa ng sabit na isip. Ito nga po lahat, ang ayon pong samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat. You can now sit down. Po? At ganyan sabi ko po sa inyo, today ay Father's Day. Ano po? At salamat po sa lahat ng mga tatay. Amen. At ang totoo nito kapatid, kung wala yung mga tatay po natin, wala po tayo rito ngayon. Parang ayaw nyo maniwala kapatid. Pag walang tatay, wala po tayo dito. Pagkat lahat po tayo nanggaling sa tatay po natin. Ano po, dumaan lang po tayo sa nanay po natin. Pero lahat po tayo nanggaling sa tatay. Aminin nyo man o hindi, kapatid, galing tayo lahat sa tatay po natin. Amen! Okay, kaya nga, ngayong umaga, pinili ko po, ang dami po mga verses dapat, yan po sana ang kukunin ko po na verse. Ano po, "The just man walketh in his integrity, and his children are blessed after him." Ang nagsulat po niyan ay walang iba kundi si Haring Solomon. Okay? Now, maganda po ang talata po niyan. Yan din po ay pagpapatotoo na dapat po nating igalang yung ating po mga tatay. But sabi nga po sa inyo, nabanggit po kasi rito ni Apostle Paul about yung parents. Ano po, na sa panahon po natin yon, nakakalungkot kasi parang iisa na lang po ang kinikilalang parents sa loob ng tahanan. Ano po? Sa panahon po natin ngayon, at maaring napansin po ninyo kapatid, na oo nga, ano, pag may laging problema, ang unang pupuntahan si mama. Di ba? Yun po yung persona na laging pinupuntahan o pinagsasabihan o tinatakbuhan ng mga bata. Si mama. Ano po? At kung minsan, kapatid, may takot kay papa kaya hindi lumalapit kay papa. Naanaan niyo po yan. But sabi nga po sa inyo, hindi kaya dapat nating unahin si papa kaysa kay mama? Ano ang dahilan kung bakit po dapat nating unahin na igalang o i-honor o respeto si papa? Okay? Now,
Doon po sa Genesis chapter number 1, dadalhin ko po kayo kapatid sa Genesis chapter number 1 para makita po natin kapatid kung bakit po inuna ng Panginoon si Papa kesa kay Mama. Okay? Genesis chapter number 1, verse number 26. Okay? Now, ito po ang sabi ng Biblia. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in His image. In the image of God created He him, hindi them. Okay, nauna si him. Tama? Pagkatapos niya, makita niyo po ngayon, may semicolon. Male and female created he them. Pero bago po yung male and female, nauna po yung him. Naunuan niyo po yan. Okay? Now, ang sabi ng Biblia, God created man in His own image and likeness. Okay? Now, liliwanag ko muna sa inyo yung image. Ano po ba yung imahe kung tawagin po natin? Pag sinabing image, kapatid, hindi ito yung kamukha. Hindi ito yung barabang ikaw titingin ka sa salamin at makikita mo yung imahe mo o yung kamukha mo. Okay? Ang image na sinasabi po rito, kapatid, na binigay ng Panginoon o ginawa ng Panginoon, the image of God was the very life of God. Yung buhay mismo ng Diyos na ibinigay niya doon sa lalaki. Naunuhan niyo po? Okay, kaya ang sabi ng Genesis chapter number 2, verse number 20, verse number 7, and he breathed into his nostrils the breath of life. Ano po yung buhay na to? Ano yung breath of life? This is the very life of God. Yung buhay ng Panginoon, iniligay niya po doon sa lalaki. Naunuhan niyo po? Kaya nga, without the man, wala yung woman. Tandaan niyo po yan, kapatid. Without the man, na nilikha ng Panginoon at binigyan ng Panginoon ng buhay, that the very life of God, ibinigay niya dun sa lalaki, wala rin ang babaeng may buhay. Noon niyo po, that is the very image of God. Okay? Hindi yung replika, hindi yung kamukha. Ang imahe ng Diyos, ang ibig sabihin niyan, the very life of God. Kaya nga kapatid, napansin niyo po, kakaiba ang lakad ng tao, ng men, kesa sa ano, lalaking kabayo, lalaking aso, lalaking mga nilikha ng Panginoon na hayop. Kakaiba, di ba? Because yung very breath, yung buhay ng Panginoon, ibinigay lamang po yan sa lalaking tao at hindi sa lalaking aso. Naunuhan niyo po? Now, that is the image of God. Kaya nga po, ang tao, kapatid, ang lalaki, that is the very image ng Diyos. Okay? Maliban po yan, kapatid, not only was God, the man created in the image of God, but also in the likeness of God. Okay? When, pag pinag-uusapan po natin yung likeness, kapatid, we are speaking of authority. Naunuhan niyo po. Okay? The very, very source of all authorities, kapatid, dito sa balat ng lupa, wala na pong iba kundi galing po yan sa Diyos. At kung napansin niyo po, kapatid, ang unang-unang nilalang na binigyan ng authority ng Panginoon, hindi yung babae, kundi yung lalaki. That's why, kapatid, we deserve the man, the husband, yung papa, deserve the respect and honor in the home. Naunuhan niyo po? Nakakaintindi po ba tayo mga tatay? Tayo po ang unang-unang, kaya nga inuna ng Panginoon, honor thy father, because what? We are created in the image and likeness of God. See? Pero ang nakakalungkot ngayon, kapatid, marami mga tatay na hindi nirerespeto sa loob ng tahanan. Okay? Kapatid, kung nirerespeto mo ang Diyos and you don't respect your father, kapatid, imposible mangyari na pwede mong respeto ang authority ng Diyos. Bakit po? Yung authority ng tatay mo, galing yan sa Diyos. Therefore, if you don't respect the authority of your father, hindi mo nirespeto ang Diyos. Tandaan niyo po, yung likeness na pinag-uusapan po natin. Kaya mahirap, kapatid, na sabihin mo, mahal mo yung papa mo, pero hindi mo nirespeto
The bottom line is you really don't care. You really don't love your father. Naunuan niyo po ito. Nagkangiti po ba tayo? So ngayon kapatid, ito po, simple lang po yung mensahe. Ano po ang sinyalis kapatid? Ano po, sa pano po natin ngayon na kasi marami tayong mapapansin ngayon kapatid na sabi nga po sa inyo, pag ang isang anak nagkaroon ng problema, sino unang lalapitan? Si mama, di ba? Sa kanya magsasabi, nasan si papa? Huwag mo sabihin kay papa. Bakit ganun? Di ba? Bakit laging si papa, si mama? Mothers, alam niyo ibig kong sabihin. At kung sasabihin po natin ngayon ang totoo, nangyayari ang sarap ng tahanan po natin. Na ang unang-unang lalapitan ng mga anak po natin, pagdating sa problema, ano? Si papa. Ay, si mama. Alam niyo kung bakit? Kasi ganito po yan eh. Op, may tawag. Kasi ganito po yan. Kasi kung may problema rin, si mama, ang unang-unang kinakausap yung mga anak. Amen! Nasaan si tatay? Nasaan yung papa? Si nale-left out? Si maaalala lang si papa pag ano, kinsenas katapusan. Yun na lang kapatid, ang pag-aalala natin kay papa at saka kay mama, sa kay papa, pag-araw ng sweldo. Pero pagkalipas kapatid ng kinsenas katapusan, bye-bye pa dito ni papa, dalang dita. Si so ngayong umaga kapatid, ano ang mga sinyales? Okay, what are the signs that we really love yung ating pong father sa ating pong family? That we really love, ah? I mean, yung family ay talagang mahal. Yung mama, si mama, yung wife, mahal niya talaga yung kanyang husband. Yung mga anak, talagang mahal nila yung tatay nila. See, what are the signs? At kung meron pa kayang ganito, kapatid, na makikita natin sa loob ng tahanan, salamat sa Panginoon. Pero kung sakasakaling pawala na, abay, magandang ibalik po natin ang mga sinyalis na to. Amen! So here's simple points. Apat lang po ito kapatid na simpleng puntos na nais ko pong ibahagi sa inyo ngayon. Ano po, mula po dito sa binasa po natin. Unang-una, ang sabi ng Biblia, honor. Okay? That is a command, kapatid. See? Hindi po ito suggestion. Ang sabi ng Panginoon, honor thy father. Okay? Pwede mong lagyan ng malaki exclamation point yun eh. Pak! Tapos ilagay mo ulit, honor thy mother. So ibig sabihin kapatid, unang-unang unahin mo sa parents na yan ay walang iba kundi si papa. Nag-guess niyo? Okay? Now, ibig sabihin niyan kapatid, when comes to respect, ang pinaka magandang pagpapakita na nilispeto mo yung tatay mo is to obey your father. Naunuhan niyo po yan? Now, dito po sa Biblia, kapatid, may sinasabi po rito about authority. Okay? Tandaan niyo po, ang authority ng tatay, hindi po yan galing kung saan-saan. Hindi po yan galing sa school na kanyang pinagtapusan. Ang kanyang authority is a God-given authority. Okay? Now, tignan niyo po yung Bible po niyo in the book of Romans para makita niyo po yung daloy ng authority. Okay? Romans chapter number 13. Romans 13 po, nandiyan po mga Biblia. And then, paki-share nila po sa mga kaibigan po natin. In verse number 1, tignan niyo po ito ha. Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be ordained are of God. Okay, yung powers na yan, ang ibig sabihin dyan, authority. Okay? Now, ang sabi ng Biblia, for there is no authority but God. Okay? And then, ang sabi niya, the powers that be are ordained of God. Lahat ng authority, kapatid, nanggaling po yan sa Diyos. Okay? Ulitin ko po ha. Ang Diyos ang pinanggalingan ng lahat ng authority sa babang lupang ito. Okay? Now, in verse number 2, whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God. Sino man kapatid, ang hindi sumusunod sa authority na binigay sa buhay mo, automatic kapatid, hindi mo rin kayang sundin ang Panginoon. Kaya nga po, makinig mga kabataan, nagsisinungaling ka pag sinasabi mo, mahal mo yung papa mo, pero hindi ka sumusunod sa sinasabi ng papa mo. That is a lie. Yan po ang sabi po ng Biblia. Whoso therefore
resisted the power or authority, resisted the very ordinance of God. See? Ang masaklap nito, kapatid, alam nyo kung bakit maraming mga kabataan yun, ano po, na kahit na sabihin po natin, okay naman yung family, okay naman yung mga magulang eh. Pero bakit maraming napapahamak na kabataan yun? It is because ng kanilang disobedience sa tatay po nila. See, tignan niyo po, the consequences na susunod pagkatapos ng disobedience nasa Biblia. And they that resist shall receive to themselves what? Kamalasan. Ang ibig sabihin ng damnation po dyan, kapatid, sa salitang Tagalog, kamalasan. See? Walang magulang, kapatid, na gustong maghirap yung anak. Pero since na marami napapahamak na anak, hindi kasalanan ng magulang po yan, kasalanan ng anak. Kasi ang alam ko, kapatid, ang magulang ay magulang. Ang ibig sabihin niyan, nagbibigay po yan ng instruction lagi sa mga anak. See? That is our role, mga tatay. Ang trabaho po natin sa loob ng tahanan po natin, maging maayos ang ating pong family, i-direct po natin yung family po natin. Paano pamamaraan? By giving them instructions. See? Once nagpakawala ang tatay ng instruction, it is now the responsibility nung anak, nung nanay na sumunod sa instruction niyan. Pag hindi sumunod yung nanay at yung mga anak sa instruction, damnation will follow. Napansin niyo po? May hustisya kung tawagin po natin. See, may hustisya po. Hindi pa pwedeng ibinigay ng Panginoon ang utos na to at sasabihin niya, bahala na kayo sa gagawin niyo. Hindi, sabi niya, ito ang masusunod. Pag nasunod po ito, itong kalalabasan. Pag ito ay hindi nasunod, ito yung hustisya mangyari sa'yo. See, very simple, di ba? Alam niyo po ba yung saligang batas po natin? I don't know, I think ito si Padre Sol, ano po? Law graduate po ito eh. Sa family code, sir, yung parental tsaka filial, yung filial na responsibility, dalawa lang, sir, di ba? Obey and honor. See? Ang karapatan lang ng mga anak, kapatid, laban sa kanilang magulang, hindi para sumbatan, kundi sumunod. See? Dalawa lang po yan, kapatid. It's either you obey and you honor your father and your mother. Saan kinuha po yung word na yan? Galing po yan sa salita ng Diyos. See? Kapatid, hindi trabaho ng mga bata na kakalabanin mo yung tatay mo. Hindi mo trabaho, anak, na ibaliwala mo yung tatay mo. Kundi ang trabaho bilang isang anak at bilang isang babae, sumunod ka at igalang mo yung irespeto mo, yung inyong asawa at inyong tatay. Yan na po, kapatid, ang response po natin sa doon sa instruction na binibigay ng tatay natin sa atin. See? Very simple, di ba? Very simple po yung command eh. Honor thy father. See? Very simple, kapatid. Pero once na ito, hindi nasunod, kapatid. Tignan niyo po yung chapter number 6 ng Book of Ephesians. Meron pong nakapaloob po dyan na talata. In verse number 3, ang sabi ng Biblia, that it may be well with thee and thou mayest live long on the earth. See? Ito lang po, kapatid, yung sa 10 commandments, sa 10 utos na binigay ng Panginoon, iisa lang po ang may pangako na mahabang buhay po dyan. Ano kung ano? Yung number 3. Honor thy father and thy mother. Yun lang po ang 10 commandments na meron pong pangako na mahabang buhay. Naunawaan niyo po yan. Kaya, ang reality, marami na papahamak ng mga teenager dahil sa hindi pagsunod kay papa. Hindi ko naman sinasabing masama pala si mama. Hindi. Kapatid, ang authority po rito ay mahalaga because the authority in the home is the father. Amen. Hindi po pwede magkaroon dalawang authority. Hindi po pwede. Isa lang dapat ang authority sa loob ng tahanan at dapat yan po ay si papa. Amen. Kaya therefore, si mama magsasubmit po siya kay papa. And then yung mga anak magsasubmit po sa authority ng papa. Naunawaan po natin. Dahil kung anuman ang instruction ng papa ninyo, you have to obey. Pagkat yan lang po ang dinisign ng Panginoon sa mga anak. Obey. Amen. Now,
Kung talaga mahal mo si papa mo, ilang beses mo siyang sinaway? See? Kung talaga mahal mo si papa mo, do you really obey and respect si papa mo? O sabi nga lang sa inyo, mga kabataan nyo, lalapit ka lang kay papa kung meron kang kailangan. Diba? Pangalawa, ito yung isang truth, kapatid. Understand that papa is not perfect. Sabi nga sa inyo, nagpatotoo, diba? Hindi lang po yung tatlong nagpatotoo, apat nagpatotoo, lima nagpatotoo, kundi lahat po tayo mga tatay, we are not perfect. Okay? Walang perfect yung tatay. Now, makinig po tayo. Napansin niyo po ito, kapatid, nung bata po tayo, okay? Nung bata po tayo, ang tingin natin kay papa ay si Superman. Bakit? Lahat kaya niyang gawin eh. Di ba? Bata po tayo, papa, papa, sama ako. Papa, kalong-kalong. Sasaklutin ka niya, isalabay na ka, kayang-kaya na pa, idubing ka. Pero habang tayo po lumalaki, nagiging teenager na po tayo, napansin niyo po ba kapatid, may mga bagay-bagay na po na hindi magawa si papa na kaya nang gawin noon. Okay? Now, ang problema ay ganito. Lalo na po sa panahon po natin yun, okay? Hindi lang po naibigay ni papa yung gusto ng anak, gagamitin ng bata yung situation na yun para magalit at magrebelde kay papa. Maliit na bagay compared po sa malaking bagay na binigay ni papa mo sa'yo. See? At ikaw bata, tandaan mo, hindi lahat ng oras malakas si papa para ano, gawin niya ang lahat ng gusto mo para sa'yo. May kasabihan, tatanda rin po si papa. See? Pero kapatid, hindi ibig sabihin na ano, hindi niya magagawa, magtatampo ka na at iiwan mo at magre-rebelde ka na kay papa mo. See? Maraming kabataan yun, kapatid. Ang baba ng tingin ninyo sa papa ninyo. Hmm? Porket ba si papa mababang pinag-aralan? Yayabangan mo na kasi nakatuntong ka ng college. Now, makinig kayo mga kabataan. Hindi mo ba alam na kahit na elementary graduate lang si papa mo, pero kaya-kanyang patapusin sa pag-aaral mo? Ilang magulang kapatid, ilang magulang na tricycle driver, jeepney driver, magsasaka lang sila kapatid. Wala silang, hindi sila nakatungtong ng kolehiyo, hindi man lang nakatikim ng high school. Araw-araw nasa bukid, araw-araw nasa tricycle, araw-araw nasa taxi, araw-araw nasa jeep, araw-araw may trabaho. Pero kapatid, hindi ka ba nagtataka, apat na anak ang napagtapos niya ng kolehiyo? Bakit may doktor sa family? Bakit may engineer sa family? Bakit may nurse sa family? Bakit may ganito? Dahil sa isang ama na mababa lang yung kanyang pinag-aralan. And yet, yayabangan natin. Yayabangan mo kasi bakit? Nakatuntong ka ng college, nakapagtapos ka, hindi ka makakapagtapos ng college kung wala si papa mo. Huwag mong ibaba ang tingin mo kay papa mo. Taasan mo pa ang tingin mo sa papa mo. Dahil sa ano, wala man siyang kakainan o pinag-aralan na kagaya mo, pero kanya-kanyang pagpapag-aralin. Mga kabataan yun. Alam niyo, nung nag-aaral ako ng college, ewan ko ba, pero hindi ko kasi, yung bang ano, sa akin kasi, laking, kumbaga, namulat po ako sa isang family na ganun kami lagi. Kasi sundalo ng tatay ko eh. Pag nagsalita si papa, yes sir, opo kami. Okay? Hanggang sa lumaki po ako dito sa Navy Base eh, ang mga naging unang barkada ko, mga sundalo. Kainuman ko sundalo. Kaya bata pa lang kapatid, ang utak ko, utak ng sundalo. Ay, sabi nga po sa inyo, hindi naman ito sa pagtataas ng bangko. Ano po? Yung mga kasabayan ko ng mga teenager, sabi ko, ubing na pa lang. Yung utak ko kapatid, utak na po ng parang, yung bang, hindi mas pagkano, sabi nga po sa inyo. Kaya kung kalokohan na pag-uusapan natin, abay, alam kong pag pinasok ko ito na problema, tatakasan ko at harapin ko yan. Dalawang pwede kong gawin yan, tatakasan ko, harapin ko. Yun. Sama na ka pumunta, may problema man dyan, harapin ko yan. Yun po naging kalakaran ko sa buhay. Ano po, hanggang sa dumating yung point na sabi ko, apay nga,
itong mga classmate ko sa college, yung bang pag nagpadala ng tuition, ano kasi napupunta? Inuman. Yeah. Personally, marami kong classmate ha, na nakadorm. Nakadorm po sila o nasa boarding house. Na dumadating yung tatay nila. May dala-dalang sakong bigas! At masaya yung tatay na sabihin niya, anak, dahil ito'y binalad mi para kinyam. Kakainin mo to para sa pag-aaral mo. Pero anong ginagawa ng mga classmate ko, kapatid? Ilalagay lang sa isang tabi, haya ang mabulok na pinaghirapan ng mga tatay nila kasi bakit ang buhay nila sobrang luho? Handa nga mo yung karikarigatan ni tatang da, hindi inang da. Nga, nga napanagkapgapas. Nga insinsina, dijay. Tapos dadalhin dito, kapatid. Gusto lang makita yung mga anak nila na nag-aaral. Pero ang ginagawa ng mga anak, akala mo anak ng mga milyonaryo. Na pag dumating yung tintag na allowance nila, inuman dito, inuman kung saan, gimmick dito, gimmick kung saan. Pambira, sabi ko, mabuti pa itong mga to eh. Nakakapasok ng gimbals. Ha? Nakakapasok ng trellis. Wala na po yun ngayon, kapatid. Nakakapasok na ano? Albertos. Yan yung gimmickan namin nun. Kapatid, yung inuman namin nun. Yan yung mga high-end. Higit sa lahat, nagsasayaw pa sila sa spirits. Yun ang disco namin nun. Spirits Discotheque. Ngayon, Albertos na po yan. Ang ibig ko sabihin, kapatid, huwag mong yayabangan yung tatay mo. Pagkat, mababala ng kanya pinag-aralan. Pero magpasalamat ka na meron kang isang tatay na bagamat mababa ang pinag-aralan niya, pero ikaw ay nasa posisyon yun, maganda ang kalagay mo sa buhay kasi meron kang tatay na hindi tumigil sa pagtatrabaho para sa'yo. Hindi siya perfect, kapatid. Hindi siya matalino. Wala nga siyang medal na natikman eh. Di ba? Pero nagka-medal ka, nakakuha ka ng diploma dahil sa kanya. See? Nawain po natin, kapatid. Magtatagal din, hindi magtatagal si Papa. Okay? Hindi habang buhay kasama mo Papa mo. Kaya ngayon pa lang, kapatid, ipakita mo na talagang mahal mo si Papa. Amen? By the way, kapatid, hindi nakatungtong ng college si Papa. Hindi nakapag-aral ng high school, pero wise si Papa kumpara sa'yo. Naunawa niya po yan? Tatlo, kapatid, pangatlo. Very short lang po ito. Get concerned about your dad as he gets old. Okay? Get concerned. Ano, marami ngayon mga, kung tawagin po natin, mga tatay, kamakailan lang po meron po akong nabisita na isang tatay. Formerly, siya po yung, isa po siya sa mga civil engineer dito po sa Baguio. Ano po? Ang pangalan niya po ay si Mauro Soriano. Kapitbahay po ni Congressman Vergara. Doon po sa QM. Ano po? Na kausap ko po, kausap po kami at the age of 84. 84 years old na po siya. At nagkaroon po kami ng fellowship. Unang-una, of course, maliwanag yung kanyang kaligtasan. Ligtas po siya, sinirang ko po. And then, niliwanag ko sa kanya all about salvation. And then, natanong ko lang po, nasaan po yung anak ninyo? Lahat sila abroad. Sarap pakinggan eh. Lahat sila ay nasa abroad. So, ano kapatid, maraming mga magulang na andito sa Pilipinas, pero yung anak nila nasa abroad. Okay? Now, here's the issue, kapatid. Si Papa, na mababang pinag-aralan, nakapagtapos po siya. Okay? Nakapagtapos po siya nang sabihin natin, lima, nakapagtapos po siya. Ang nakakalungkot, wala man lang sa lima niyon ang makiisip na mag-alaga kay Papa. Tama. Hello. Masakit isipin, ba't yan ang totoo? Di ba? Padamihin po natin, kapatid. Okay? Ito pa nakakalungkot po niyan. Wala na maibigay si Papa.
Okay? Kasi retired na. Wala na may bigay si Papa. Mahina na siya. Nagtuturuan niyo yun kung sino mag-aalaga kay Papa. Di ba? That is the sad reality. Nya. Totoo. Nangyayari. Now, ito po ang prinsipyo. Ano po? Ang prinsipyo ay simple, kapatid. Ngayon, gamitin po natin ang Biblia. May tinatawag tayong the principle of sowing and reaping. Pag may tinanim ka, aanihin mo. Naunawaan niyo po yan. Therefore, ang prinsipyo ko ito, Papa, ikaw ang nag-alaga sa akin, ikaw ang nagpalaki sa akin, ikaw ang nagpaaral sa akin, wala ako dito sa lupang ito kung wala ka. Pero ngayon, Papa, hindi mo na magawa ang gusto mong gawin. Hindi mo na maibigay sa akin ang gusto ko. Hayaan mo naman ako. Hayaan mo naman ako ang mag-alaga at tumingin sa'yo. Ilan pa kayang mga anak ngayon ang magagawa niyon sa buhay ninyong mga tatay? Ulitin ko po, kapatid. Ilan kaya sa mga kabataan niyon ang masasabi niyo, Papa, you took good care of us before. It's now my turn to take good care of you. Meron pa kayong makakaisip niyan, kapatid? Or, bye-bye, ang tulad dito. Ang kawa gawin datan niya lakay. See? Nakakaawa si Papa. Di ba? Sabi nga po sa inyo, ilang, hindi man po nakapag-aral si Papa. Apo. Pero I believe, kapatid, alam niya kung kailan siya matutulog at alam niya kung kailan siya gigising. Alam mo, kabataan yun, hindi niyo alam kung kailan kayo matutulog, hindi niyo rin alam kung kailan kayo magigising. Kailan pa sabihin, matulog ka na! Di ba? Mga magulang, bigyan mo ng cellphone yan, walang alam na oras yan. Hindi niya alam kumain, hindi niya matulog, hindi niya alam maligo, hindi niya alam mag-aral, hindi niya alam mag-bis, hindi niya alam mag-toothbrush, hindi niya kayang alagaan ang sarili niya. Pero si Papa na walang cellphone, kaya niya ang lahat ng gawain niyan. Nag-uumpisal pa lang ako, kapatid. Marami-rami pa ito. Naunawaan niyo po? Ilan pa po ang mga kabataan niyo yun na meron kayong kaisipan na tumatanda si Papa? Ano naman kaya magagawa ko para sa kanya? O sasabihin natin, Manong, sikapay man timapankin ni Papa. Manang, sikapay man timahalakin ni Mama. Makamukay na akin ni Papa. Adada kayong urat, edita kayo timang kasikaso. Kapatid, pero nung buhay si Papa mo, asa yung anak ko? Di ba? Malingat lang, mawala ka lang sa paningin ng Papa mo, hahanapin ka ni Papa mo. Ngumtata, kapatid, mapanunot mo pa ilang ayon ni Papa mo. I mean, pagbuhay pa yung Papa mo, naiisip mo ba si Papa mo? Ha? Nabalang araw, mawawala na yung Papa mo. Hindi mo na makakasama si Papa mo. Ang tanong, kapatid, meron ka bang naisukuli sa kabaitan ni Papa mo? Tandaan nyo, about the principle of sowing and reaping, ano man ang itinanim mo, aanihin mo yan. Amen. Laging may hustisya, kapatid, ang kabutihan. Malaging may hustisya, kapatid, ang kasamaan. Laging may pagpala ang kabutihan. Saan tayo lulugar ngayon? Lumugar po tayo kung saan pagpapalain po tayo ng Panginoon. Naunan niyo po? Pangatlo lang po yan, kapatid. Ito po yung panghuli. Okay. Ini-enjoy natin yung ating pong kaligtasan. Tama? Yung kaligtasan na alam natin pag namatay tayo, sa lahat tayo pupunta. But iniisip mo rin ba yung kaligtasan ng tatay mo? Bahala sa buhay niya. Pinahirapan niya ako ng bata ko. Pahihirapan ko rin siya. Bahala sa nga mapanin niya impyerno. See, maraming mga tao ngayon, maraming mga kabataan na galit kayo sa papa ninyo. Amen. Ito pa, maraming mga asawang babae na galit kayo sa mga mister ninyo. Bahala ka sa buhay mo! Mamatay ka kung mamatay ka! Kapatid, alisin po natin yung ganyang pananaw. Isipin po natin kung paano tayo magiging blessing, kapatid, sa ating pong tatay. Tandaan niyo po,
biyaya lang po ng Panginoon na nakamtan po natin ng kaligtasan. Hindi, kapatid, nga po, isipin niyo po, naglalakad ka lang, o di kaya may ginagawa ka, o di kaya yung araw nyo, kapatid, wala kang kaplano-plano, makilala mo ang Diyos. See? Pero, sabi nga po sa inyo, dahil lang po sa biyaya ng Panginoon, it is only by the grace of God na ano, may dumating sa iyo na isang tao, nagpakilala na ganito, hindi mo siya kakilala, pero meron siyang Kristo na pinapakilala sa iyo. You are what you are today dahil lang po sa kaligtasan at sa biyaya ng Panginoon na dumating sa buhay mo. Hindi yung sarili nating gawa, kapatid. Hindi yung galing natin, hindi pinag-aralan po natin pwede natin pagmayabang na sasabihin natin, sa dulo ng buhay ko, matagumpay ako, therefore, karapat-dapat lang na sanayin ako mapunta. No, kapatid? Ang kaligtasan is only by the grace of God. Biyaya ng Panginoon. Sabi ko po sa inyo eh, sino magsasabi ng araw niyan? Yung araw niya na hindi mo inaasahan, makikilala mo ang Panginoon sa buhay mo. See? Wala. Walang nakakaalam, walang nakakatiyak, kapatid. See? Kaya nga, eto po, nakakalungkot, kapatid, kung palalampasin po natin, ang araw na ito, at sasabihin natin, si Papa kasi, maraming kasalanan sa amin. Si Papa kasi, maraming hindi ginamang mabuti sa amin. Si Papa kasi, pinabayaan kami. Si Papa kasi, wala nang ginawa kundi uminom, magbisyo, mambabae, iwanan kami, talikuran kami. Kapatid, tanda mo, wala ka rito kung wala si Papa mo. See? Hindi mo ba alam, kapatid, yung authority na binigay sa iyo, in the person of your dad, magpasalamat ka, kapatid. Dahil may tatay ka eh. At kung buhay pa yung papa mo ngayon, magpasalamat ka. Si marami mga kabataan yun, naghahanap sila ng tatay. They are looking for that image, yung imahe, kapatid. Tanda yung sabi ko kanina sa inyo, the man was created in the image of God. See? Maraming mga kabataan yun na maaga sila na ulila, hinahanap yung presensya ng mga tatay nila. Ba't hindi nila pumahanap? Pero kayo, buhay pa yung mga tatay niyo. Magpasalamat kayo sa mga tatay ninyo ngayon. See? Tandaan niyo ang prinsipyo, kapatid. Ano man ang kasamaan ng tao, merong kabutihan, kabutihan po yan. See? Huwag natin sasabihin na ano, ni tatang ko gaming kastoy. Si Papa kasi laging ganito. Kapatid, minsan, inalala ka rin ng tatay mo. See? Hindi nga perfect si Papa mo eh. Yan natatanda natin, hindi perfect si Papa. Nagkakasala rin po si Papa. See? But don't forget, yung unang usapan natin, the man was created in the image and likeness of God. Therefore, kapatid, si Papa deserves the honor. See? Kung bakit po pa, meron talata, ano po ba, kapatid? The book of Proverbs na po. Ang book of Proverbs po, napapansin niyo po, sa chapters 1 and 7, lagi pong mababanggit po yan, my son, my son, my son. Actually, it is a conversation between King David at yung kanyang anak na si Solomon. Okay? At kung mapapansin niyo po, kapatid, yung chapters 1 to 7 yan, it's all about instructions. Ano po? Paalala lagi yan. See? At wala kang makikita sa instruction ni Solomon na ano? Pangit. See? Awan iti mabasa may, lahat po yan, kapatid, sa ikabubuti ni Haring Solomon. By the way, kapatid, si King Solomon was not an ordinary king. He is an extraordinary king. Bakit po? Punong-puno po siya ng wisdom na hindi nga yung wisdom ni David, hindi nga pumantay sa wisdom ni Solomon eh. See? Ang sabi niya, the just man walketh in his integrity. His children are blessed after him. Paano mangyayari po yun, kapatid? Pag itong pinag-usapan po natin, ay masusunod. Ay magpasalamat po tayo sa mga tatay. Father's Day ngayon, kapatid. Kaya sabi ko, kapatid, maraming salamat sa mga tatay na nandito ngayon. See? Ang daming issue sa buhay natin. Pero salamat sa Panginoon, kapatid. Bagamat nagado iti problema tayo niya. I mean, hindi pa po, habang buhay si Papa, I mean, maligid po ni tatang ko. Kaya, pag Father's Day talaga, I'm so sorry, bumibigay ako eh. Kasi naalala ko yung kabutihan ng tatay ko.
bagamat pinalaki kami talaga sa palo, ano po, yung bata kami, walang araw, yung bang ano, walang araw na hindi ako pinapalo ni Papa. See? Ako yung apple of the eye niya eh. Nimanang ko kami, nagagat niya kadal. So, pag-study sa pinag-uusapan natin, ay, ninimanang ko, mag-excel. Kaya, hindi napapalo si manang ko. Sa kanayon, ala ka dito, ngumat nga ito dito, dito. Lagi akong merong ano ah, lagi may pasa dito, kapatid. Hindi pa pwedeng, sa loob ng isang linggo, hindi pa pwedeng awan itibaut ng magpukunyana. Pero ang lahat ng yan, kapatid, hindi ako nagtanim ng galit at sama na ulob sa Papa ko. Yeah. Pag pinapalo ako ni Papa, umiyak lang ako eh. Umiyak lang ako. Pero hindi ako nagre-response na ano. Balang araw pag lumaki ako, shakmat iti mang baot kinyam. Shakmat iti mang danog kinyam. Ibati ka! Hindi ko inisip yun, kapatid. Ang iniisip ko lagi, ito yung pagmamahal ng tatay ko sa akin. Kasi bakit? Lumaki po kami na ano eh, lumaki po kami hanggang sabi nga po sa inyo, hanggang sa malaman niya po, malaman ng Papa ko, na ako ay naninigarilyo. Ay talaga, sabi ko nga sa inyo, dito ko, laging basag yun dito ko. Laging pite, kundi laging sampal. Yung nalaman niya na umiinom ako, sabi niya, mula ngayon, niya, binantaan, lahat ng mga sundalo dyan sa DBB, kinatungtong na, sabi niya, da kayo mat niya gwardya dito eh. Da kayo ng soldado. Ape mat niya itulok yung ang inom na ito anak ko! Pinagalitan lahat ng sundalo dyan. Yeah, pinagalitan niya. Tagal ganun si Papa. Inungtan na maming yung soldado ito. Sabi niya, hangko kaya't yung makikita dati yung anak ko. Hangko ko sinuruan. Hangko pinatakal dati yung anak ko. Nga suruan yung inom! Hmm. So lahat ng bisyo ko noon, ano po, talagang tinago ko yung kay Papa. Ano po? Hanggang sa high school na po ako noon. Alam niyo, high school na po ako noon. May palo pa rin ako sa tatay ko eh. Mm. Pero habang pinapalo ako, hindi ako nahihiya. Kasi alam ko, balang araw, ito ang magtutuwid sa akin. Itong pagpapalo, itong ganitong klaseng disiplina, ang magtuturo sa akin ng buhay. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon, sa tatay ko, na meron siyang in-instill na karakter at saka prinsipyo sa buhay ko. See? Kaya kayo, mga kabataan, pinalo lang kayo minsan ng Papa ninyo. Ang isipan nyo, hindi na ako uwi sa bahay na to. Ang sama mong tatay! Pero hindi mo inisip, kapatid, yung kabutihan na iniisip ng tatay mo para sa'yo. You always think ano po, na mag-rebelde ka sa Papa mo. Now, look at the principle. Ang sabi ng Biblia, and he that resisteth the power shall suffer damnation. See? Simple lang po, kapatid, ang tinuturo ng Biblia. Kaya sabi ko sa inyo, kapatid, ano po, salamat na meron pa kayong mga tatay ngayon. Amen. You should be thankful kay mga kabataan yun. You should be thankful na kasama nyo pa yung Papa ninyo ngayon. See? And how I wish, kapatid, sabi nga po, mga kabataan po rito, ang dalayan ko po sa inyo, alam ko mahirap po iwin ang mga tatay. Pero it is always my prayer na makasama ninyo ang mga tatay ninyo sa simbahan balang araw. Ano po? E yan totoo po yan, kapatid. Pag nawin mo ang tatay, madaling sumunod yung family. Pag nawin mo yung anak, matagal sumunod yung magulang. Ang unang susunod dyan, kapatid, si mama. Di ba? Ang mahirap pong hilahin talaga, si papa. Kung minsan sumasama na si papa, eh, ganun pa rin, no? Well, sige. Oo, sige, susunod ako. Pero meron pa siya pag, hanggang sa, may bitawan na, di ba? Hanggang sa, nakabitaw na, o sige, mauna na kayo, susunod ako. Mahirap talaga mag-win. Pero pag na-win mo ang family, kapatid, napansin po ninyo, ang laki ng pagpapala ng Diyos sa familing buo. Kaya mga kapatahan, ano po, the first to be honored sa loob ng tahanan, it must be si Papa. Amen! Alam niyo po ba, kapatid, yan po ang nagiging kalakaran ngayon, ang nagiging issue ngayon, pag may problema yung anak, kay mama lagi pupunta. See? At kung minsan nagkukunive pa yan eh. Pa, ay mama, huwag mo sabihin kay papa. Oo, huwag mo rin sabihin kay papa mo ha. Di ba? Pero kapatid,
Pag malapit ng kinsenas, Papa, hello! Pag malapit ng katapusan, dyan nyo alala si Papa ninyo. Eh, wag naman sana. Isipin nyo araw-araw, nakasama nyo lagi si Papa, and that you have to obey and give honor to your dad. Amen. Simple lang po na pag-usapan po natin. Walang malalim na mensahe. Amen. Kasi kapatid, lahat naman tayo dito, nagkakasala. Wala naman perfect dito eh. Ikakitindi po ba tayo? Yeah, salamat kapatid na meron tayo laging salita ng Diyos na pag-uusapan. And I'm very thankful kapatid. Sabi nga po, wala na po si Papa. Ano po? But lagi ko, yung notes niya sa Bible school, ano po? May nag-aaral po sa Bible school si Papa eh. Yung notes niya since 2003 andun, nasa bahay. Sumatati paglalagipak. And then yung ano, sabi nga, I will never forget that song, yung Thanks to Calvary. Kasi yan po yung kanta na sabi niyang, anak, kanta-anta. I'm sorry, pero yun yung first duet namin sa church. Yung kantang yun, Thanks to Calvary. Kasi ako rin naman eh, ganun din ako sa mga anak ko noon. Kung hindi ako naligtas, hindi ako nakarating ng simbahan, anong klaseng ama kaya ako? Si Papa ang naging dahilan kung bakit po kami nakarating ng simbahan. Si Papa rin po ang ginamit ng Panginoon para yung bahay namin doon mapalipit ng simbahan. At hindi po nagkamali ang Panginoon kung saan po kami dinala. So, sa akin po kapatid, very fresh pa lang yung memories ko sa Papa ko. I love my dad kapatid. Hindi ako nagtanim ng galit sa Papa ko. Bagaman sabi nga po sa inyo, ako yung bata na naglalaro, yung mga kaibigan ko sa Navy Base, ako yung bata na nasa loob ng bahay namin na nagbabasa ng notes ko kasi magre-reset ako ng lesson ko kay Papa. At pag hindi ako nakareset, pak! Pak! Pero hindi ko po ikinagalit yun, kundi pinapasalamatan ko yun lahat. Because I am what I am today because of the principles and characters na in-instill ni Papa ko sa akin nung bata pa po ako. Hindi po ako nakapag-isip. Sabi ko sa kanya, hindi ko inisip na tatanda ka rin. Lumaki ka mata! Kaya po nung nag-decide po siya na lumipat dito, I took care of my dad. Ano po? Yung dialysis niya po, walang bubuhat niyan. Ako lagi. Kaya medyo kaya-kaya ko. Napigsak pwede eh. Yuri niyo po yung three times a week na magpa-dialysis niya, isang sangat ko dito. Yapan ko, tapos pagkatapos, bababa ko siya dyan. And then, pukisak isuna, ilamusan ko siya. Kasi yun yung prinsipyo ko eh. You took care of me, I will now take care of you. Kaya kung meron pa yung buhay pa yung mga tatay ninyo kapatid, pakita niyo mahal niyo sila. Amen! Okay. So, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. At we are the heroes of the day. Of the day lang? Hindi. Kaya dapat kapatid, sa inyong mga anak, dapat kung meron mang kayong superhero, it must be your dad. Amen! Hindi si Piolo. Hindi si BTS. At kung sino-sino pa, dapat si Papa. Amen? Don't forget the word, honor thy father. Okay? Tayo po lahat, ito mo yun. Tayo po yung manalangin.